mga kachika, ako na naman si Ma'am Shumarie, yung kachikahan ngayong araw na ito. At welcome sa aking channel! Ayan! Kumusta na po kayo dyan, mga kachikahan ko dyan? Kumusta na po kayo? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan! Marami pong salamat at patuloy na ang pagsuporta niyo sa akin. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat. At ngayon naman, isishare ko sa inyo mga kachika kung paano kami sumunod dito sa Japan bilang isang driver. At mamaya papakita ko rin sa inyo yung load ng aking car kung nakikita nyo. Ayan, Mickey! Ayan. Ngayon, ang isishare ko po dito po sa Japan, sobra pong higpit at wala po, hindi po uso dito yung lagay-lagay. Yung sisipitan mo yung lisensya mo para mabigyan mo yung pulis. Nako, wala pong ganon. Wala. Walang kurakot at walang ganong pulis na manghihingi ng pera sa inyo. Kaya dito po sa Japan, ang marami po silang pinasusunod ng mga batas. Kaya kung hindi ka susunod sa batas, huli ka. Like ng, ayan, pag hindi ka mag-seat belt. Eto, pag hindi ka mag-seat belt habang nagda-drive ka at nahuli ka ng pulis, tumatakbong ano na yon, tumatakbong 3,000 ang penalty mo. Ayan. Kaya ang mga Hapon, para kasi masyadong matrabaho pag nahuli ka pa. Kaya ang ginagawa ng Hapon, sumusunod sila sa mga rules and regulation, yung mga kailangang sundin natin bilang isang driver. Hindi lamang po dito yung pag-seat belt, pati sa katabi mo, kailangan siyang mag-seat belt. At maging yung mga nakaupo dun sa likod, kailangan mag-seat belt. At halimbawa, ang car mo, kung pang-apatan, apat lang ang sasakay. Kung pang-limahan lang ang dapat na sasakay. Kung pang-animan, pang-waluhan, yun lamang po ang dapat sumakay. Hindi pwedeng sumobra dahil pag nasita ka, tiyak, malalagasan ang iyong bulsa. Yun lamang po. Kaya dito po sa Japan, napaka talagang masunuri ng mga Hapon naman. Talagang sumusunod sila sa mga rules and regulation. Kasi syempre, ayaw nilang ma-penalty, diba? Kaya ingat-ingat po, lalo na pag kayong usually nagkakaroon ng aksidente is yung habang nagda-drive, nagme-mail o kaya nanonood. Ayun, yun po yung pinaka dapat nating iwasan bilang driver. Kaya ako po, pagka nagda-drive ako at narinig kong nagre-ring yung telepono, bahala siyang mag-ring dyan, basta ako nagda-drive ako. Mamaya ko na siya sasagutin o kaya mag-i-stop ako sa isang place bago ko sagutin yung teleponong yon. Kasi delikado, mahirap po ang makadisgrasya dito sa Japan. Narinig ko lang, hindi ko alam kung totoo yung kapag nag-drive ka at nakasagasa, halimbawa bata, hanggang mamatay ka, magbabayad ka na. Ewan ko lang kung totoo po yun. Kasi nawala yung isang buhay na, halimbawa yung pangarap ng bata ay maging doktor. Nako, parang nabubuhay ka lang yata sa pagbayad. Ewan ko lang nga po kung totoo yun. Yun lang narinig ko. Pero basta po dito sa Japan, talagang napakaayos nila. At wala kang makikitang pagka ang linya ng daan, dalawahan lang po talaga. Hindi nagiging tatluhan, hindi nagiging apatan. Kasi sa atin, pag dalawahan yan, nagiging apatan na linya, di ba? Kaya ako po, dito lang sa Japan, natutong mag-drive. Dati, 30 years ago, pwede yung
international license. Kaya yun yung gamit ko. Nung nagbaba na baka hindi na pwede yung mga international license, tsaka ako nag-isip na magpalit ng Japanese license. Kaya 25 years na rin po akong nagda-drive magmula nung maliit yung mga anak ko. Ayan, talagang tinuruan lang ako umpisa ng husband ko. Paikot-ikot lang kami dun sa may paligid ng bahay namin. Tinuruan niya ako. Tapos tinuro niya lang sa akin yung mga dapat kong tandaan. Ayun lang po. At ito, sa tulong at gabay ng Panginoon, bago ko po hawakan itong manibela. Ayan. Nagpe-pray na po ko na patuloy akong gabayan ng Panginoon saan man ako magpunta. Siya ang umawak ng manibela ko. Siya ang maging mata ko. At i-cover niya ako ng banal na dugo. Yun, sa gabay po ng Panginoon, wala naman po akong na-encounter na malaking disgrasya. Kaya papuli sa Lord talaga. Kaya tayo mga nagda-drive, huwag natin kakalimutan ang manalangin muna bago tayo sumakay sa ating mga sasakyan. Kasi syempre, kailangan natin ang gabay. Ang pagmamaneho po, isang delikado. Kaya kailangan dapat na manalangin ang umpisa mong gawin bago ka mag-drive. Kahit saan ka magpunta, kahit anong hawak mo, kahit bike, kahit jitensya, yung bisikleta o motor, lalo na yung motor, yun po. Mag-pray muna po tayo. Kahit anong gawin natin, mag-pray muna po tayo. Kaya, ayan, mga kachika, mamaya, ipapakita ko naman sa inyo ang loob ng aking car. Kaya, hintay lamang po kayo. Ayan, tignan nyo. Dito sa car ko, wait. Ayan, sarado ko muna yung pinto para makita nyo. Ayan. Pag binuksan mo tong car na to, usually kasi ganito ngayon yung car sa Japan, yung banana yung poste nyo dito sa gitna. Ayan. Kaya pagka, ayan. Bukas mo yung pinto, dalawa. Ayan, o, diba? Kitang-kita yung sa loob. Ayan. Ayan, o. Ito, o. Ayan, o. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. Bumili ako ng bagong damit. Ayan. Bagong damit ni Higgs. Ayan. 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 Isang po din siya. Dati po makikita niyo, kulay ko po yung nakalagay sa kanya ngayon. Ayan. Yan na yung nilagay ko sa kanya. Tapos, ayan, meron na siyang, ayan, may resibo pa doon. Meron na siyang, natiwala yan. Pati doon sa kabila. Ayan. Tapos, ayan o, yung mga ilaw na sinasabi ko sa inyo, yung mga nilagay ko siya. Nabito ko rin siya pagkagabi. Kaya yung ako po, gusto niyo siya sa pagkakulong isa. Ayan ako. Kasi, ayan na. Ayan yung lagi ko na kasama. Siyempre, pagka may mga bagay kang nasa sayo, dapat alagaan mo para maging malinis at malinis. Ito, 10 taon na rin itong car na to. Ayan.
sinasakyan ka talaga, masarap. Kachika, ayan, nakikita niyo kung nasaan ako. Ayan, obvious ba kung saan lugar ako ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa ko sa aking car. At mas nai-enjoy ko ngayon ang pagsakay tuwing gabi. Kasi, kung titignan niyo, puro tayo yung nasa likod. Ipapakita ko sa inyo, ayan, yung mga kung ano yung level up na ginawa ko sa aking partner. Ayan, partner ko siya kasi lagi ko siyang kasama rin kahit saan ako magpunta. Kaya ipapakita ko sa inyo itong ang kaganapan. Ayan mga kachika, nandito na ako. Nakaupo ngayon sa aking driving seat. Tignan nyo, ayan, naglagay ako ng mga ilaw na kulay blue. Ayan, meron sa ilalim. Meron na siyang kulay talaga, kulay blue talaga. Ayan, mas dinagdagan ko rin sa ilalim. Tapos, dito rin sa gilid. Ayun, nakikita nyo sa gilid. Tapos, sa likod din, kita nyo, meron ako rin lighto sa gilid, dalawang gilid. Meron din sa baba, ayun, sa baba, naglagay din ako ng light. Ayan, nakita nyo. Tapos, meron pa rin dito sa taas sa gilid. Ayan, nakita nyo ang aking car. Pagkagabi, ganito siya. Kaya, mas na-enjoy ko ang magmaneho pag gabi na. Ayan. Ang sarap sumakay. Kasi parang, ngayon nga, ang liwanag. Nakaka-relax yung kulay niya. O, diba? Kaya, ayan. Enjoy ako mag-drive sa gabi. Kagagaling ko lang ngayon sa supermarket at kauwi ko lang at eto nga, ayan na yung mga kaartihang ginawa ko sa aking kuruma means car. Ayan, thank you.